si Anita at ang kanyang mahabang buhok. Kwento ni Joan R. Carranza at guhit ni Criza F.K. Itim na itim ang mahaba at unat na buhok ni Anita. Kinagigiliwan siya ng lahat sa kanilang baryo dahil kahanga-hanga ang kanyang napakahabang buhok. Minsan pa nga ay naihahalin tulad siya sa isang sirena o diwata. Araw-araw ay nagtutungo si Anita sa tabing ilog. Doon ay nag-aantay sa kanya ang mga paslit na giliw-nagiliw sa paglalagay ng iba't ibang kalamuti sa kanyang buhok. Sa di kalayuan ay napansin ni Anita ang isang batang babae na balot ng bandana ang ulo at nag-iisa. Sino ang batang yun? Tanong ni Anita. Sa mga paslit na abala sa paglalagay ng palamuti sa kanyang buhok. Siya po si Maria, sagot ni Nene. Bakit siya nag-iisa? Muling tanong ni Anita. Marahil po ay nahihiya, sagot ni Tintin. Nilapitan ni Anita si Maria at inaya na makisali sa kanila. Halika, Maria, aya ni Anita. Bagamat nahihiya, ay lumapit si Maria kay Anita. Bakit ka nag-iisa? Tanong ni Anita kay Maria. Ako po ay nahihiya, sagot ng bata. Bakit ka naman nahihiya? Muling tanong ni Anita. Kalbo kasi si Maria, singit ni Toto. Nagtawa na ng mga bata sa sinabi ni Toto. Sinaway ni Anita ang tawanan ng mga paslit at nangaral. Mga bata, hindi tamang pagtawanan o kutsain ang panlabas na kaanyuan ng isang kapwa. Pagmamahal at pangunawa ang dapat ninyong ipakita, ang sabi ni Anita. Natigilan ang mga bata at humingi ng paumanhin kay Maria. Habang kausap ni Anita si Maria, ay napag-alaman niya na siya ay may alopecia, isang kondisyon kung saan unti-unting nalalagas ang buhok hanggang sa makalbo. Nais tulungan at mapasaya ni Anita si Maria. Kaya naman, nag-isip siya ng paraan. Umalis si Anita sa baryo. At sa syudad, siya ay nagtungo. Nalungkot ang mga bata dahil hindi nila masilayan ang mahabang buhok ni Anita na kanilang kinagigiliwan. Makalipas ang isang buwan, si Anita ay nagbalik. Dala niya ay isang sorpresa. Ngunit may kakaiba. Ang mahaba niyang buhok ay wala na. Agad nagtungo si Anita sa tabing ilog. Hinanap niya si Maria at ibinigay ang kanyang sorpresa. Nagulat si Maria nang makita ang laman ng kahon. Ang pelukang gawa mula sa buhok ni Anita. Isinuot ni Anita ang peluka kay Maria. Maria,
Ibinibigay ko sa iyo ang aking buhok. Nais kong lumaki kang may tiwala sa iyong sarili. Huwag kang magpapadala sa di magandang salita ng iba. Naway ipagpatuloy mo ang kabutihan sa iyong kapwa, sabi ni Anita. Bagamat nabigla, ay hindi maitago ang tuwa ni Maria. Opo, iingatan ko po ang inyong buhok. Maraming salamat po sa inyong handog. Hindi ko po kalilimutan ang ginawa ninyo para sa akin. Pasalamat ni Maria. Dahil sa peluka, ay nagkaroon ng tiwala si Maria sa kanyang sarili. Naging masayahin siya. Nakikipaglaro na rin siya sa mga kaibigan nang hindi siya tinutukso. Diyan nagtatapos ang kwentong si Anita at ang kanyang mahabang buhok.